lamang pa. Wala akong magagawa. Hindi dito yan. Oo, totoo naman din. Meron din naman, pero mas marami yung mayayaman na kasali doon sa 4-piece. Meron din bang iba na ginagamit lang din sa pangsarili. Ayan guys, ano, mega loud shout out, good morning, good afternoon, good evening guys, ano. So nandito tayo sa may Libertad Public Market. So ngayong hapon, mag-kalye survey tayo sa mga programa, no. Hingin natin ang pulso ng taong bayan ukol sa mga issue, mga proyekto, mga programa ng gobyerno. So maganda na mahingi natin ang kanilang opinion, kasi hindi naman talaga lahat ng tao ay makapunta sa isang media station at makabigay ng opinion. So maganda din yung mahingian natin, no? Marinig natin ang kanilang mga sariling opinion, no? Mga maliliit na tao na may mga sariling pananaw din, ano, ukol sa mga issues, no, sa ating lipunan. So ito guys. Pwede rin. Pwede ka ma-discover. Sige, ano ba yun? Ano ba yung tanong na yan? My God, ang dami nyo. Kaya ko ba kayo? Isa lang naman ang magtatanong. Ay ma'am, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon din naman. Ma'am, ano po ang masasabi natin komento sa lupa na ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga magsasaka sa Mindanao? Sa tingin ko naman, okay naman. Mas maganda naman yun. Para yung iba na mga walang lupa, magkaroon ng lupa. Eh, okay din. Bilang simpleng mamayan sa Pilipinas, ano yung position mo or agree ka ba na tanggalin yung 4-piece? Sa tingin ko naman, pwedeng oo, pwedeng hindi. Alam mo kung bakit? Kasi yung iba, ginagamit sa tama. Yung iba naman, ginagamit sa ibang paraan. So dapat, pwede na naman nilang hindi tanggalin, pero dapat piliin nila yung karapat-dapat. Kasi merong member ng 4-piece na mayayaman. Tulad naming mahirap. Eto, yung pinamalengke ko, di ko pa nabawi. Ilan yung mga anak ko? 5. Hindi kami kasali sa 4-piece. Mantala yung mayayaman na masabrod ang magulang, yun ang may mga 4-piece. Kaya maraming kasali sa 4-piece na mayayaman kaysa mahirap. So dapat i-evaluate na lang? Yes, dapat ganun yung talagang, maano nila talaga nakarapat-dapat bigyan ng 4-piece. Yeah, so ano yung masasabi mo doon sa gustong nagsulong ngayon na gustong tanggalin yung 4-piece? Dahil daw ginagawang pantagay lang instead na para sa yung pangatan. Iba pang ganun. Yung iba pang sugal. Yung iba naman, sa totoo lang, mas marami talagang mayayaman nakasali sa 4-piece. Tsaka meron din naman talaga na ikinabang siguro. Oo, totoo naman din. Meron din naman, pero mas marami yung mayayaman na kasali doon sa 4-piece. Meron din bang iba na ginagamit lang din sa pangsarili. Sa tingin mo, paano kaya napili yung mga mayayaman? Palakasan po. Yun po yung totoo, palakasan sa 4-piece. Pag may mga investigasyon sa 4-piece, titimbrihan si ganito, darating si Sir, etc. Maghanda kayo, kunwari ganito kayo, ganun kayo. Ganon, nakahanda na sila bago dumating yung mag-interview. Na kunwari sabihin, ay mahirap ako, kasi ito yung bahay ko. Pero ang totoo, yung iba hindi, mayayaman sa private para pasok yung anak, pero kasali sa forces. Ma'am, bilang isang Pilipino na may malasakit din para sa pamilya at sa ating mga kabayan, sa tingin mo, saan kaya may pagkakamali yung programang 4-piece? Yung mga humahawak. Sa mga humahawak, may pagkakamali. O, mensahe natin sa Pangulong Bongbong Marcos. Presidente, sana yung mga humahawak ng mga ganong bagay o kung ano pa mang bagay, sana totoo na yung taong mapagbigyan sa mga ganong mga opportunity. Tsaka sa lahat ng mga katulad naming mahirap, sana matulungan din ni Presidente Bongbong. Ano pong masasabi natin sa mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil marami na po ang pamahagian na ba't kami wala natin. Pa? Dito lang kami nakatira. Manawagan tayo, madam. Manawagan kayo, baka... Presidente Bongbong, sana po kami rin mabigyan ng pabahay mo. Kasi maliit lang po yung negosyo ko, puro utang nga lang yan eh.
yun po sana makarating sa amin yung mga pabahay nyo na yan. Sana hindi yung mayayaman lang din ang nakakakuha, no? Palakasan. Yan. Ma'am, bilang isang Pilipino, sa part nyo po ma'am, ano yung pipiliin mo, ayuda o proyekto? Sa tingin ko parehas. Sa tingin ko parehas. Kung ipagkalob naman sa iyo, sa tingin ko parehas. Yun po. Sa tingin mo, bakit kailangan 50-50? May proyekto, may ayuda, sa tingin mo pa? Kasi ang ayuda kasi madali maubos eh. Pero yung proyekto, pang matagalan yan. Maraming trabaho. Opo. Kaya kung meron sila ipagkalob ng ganun sa amin, sana parehas. Maanohan namin, mapakinabangan. Mensahe niyo po sa mga humahawak na mga ayuda, especially yung mga ex. Oy, totoo lang ito ha. Nung lockdown, kahit 5 duling, wala akong nakuhang ayuda. Wala ka? Wala talaga, mamatay man ako. Hindi ako nakain. Totoo. Marami kaming taga rito, hindi man sa taga rito, marami kaming hindi nakakuha ng ayuda. Sabi kasi lahat na ng Pilipino wala nabigyan ng tag-8,000. Wala po, palakasan po yun. Wala po talaga, Anis. Sabi nga, buti so, pala ako nung panahon ko nung last administration, malakasan po pala. Opo, totoo po yun. Kasi siyempre, mga naglilista, mga ano, binabagsak dyan sa ano, alam mo na yun. Baka kaaway mo yung naglilista. Hindi naman po. Kibigan naman. Hindi naman sagan. Kumbaga, dapat maging pantay ka. Yes, kaaway man. Kasi para man sa mga tao yan eh. Oh, kahit may tampo man, para sa tao yan, dapat para nilista. Para sa tao lahat yan. Galit ka man sa isang tao, yung pinamigay naman, para talaga sa mga tao, ipamigay mo. Kasi pagkakalam ko, lahat ng Pilipino yun na apektado. Ano po naman po ang masasabi natin sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na wala nga daw nagawa ito? Sa tingin ko naman, marami naman siya nagawa. Pero sa ngayon, sana, nung si Duterte, gusto ko yung patakaran ni Duterte na yung mga tambay sa kalye na kahit ating gabi, dinadampot. Yung curfew ba? Curfew. Pero ngayon, dumami na. Dumami na yung mga loko-loko na mga tambay sa kalsada. Nandiyan yung mga binatilyo, pakalat-kalat, mga nanakaw, mga nangu-hold up, mga naglalasing sa kalsada, mga nagsasyabo. Ipatupad sana yon. Sana, ibalik din yon. Sana, yung mga iba namang pinatupad ni President Duterte, sana mapatupad ulit ni President Bongbong Marcos. Saka about sa mga tambay-tambay. Patungkol dyan, te, mensahe sa mga kapulisan kasi kapulisan talaga ang may dalan yan. Totoo talaga yon. So dapat sa, din mahigpit yung kapulisan. Hindi ko naman nilalat lang pulis. Bilib ako sa mga pulis kasi nag-aral sila para ipagtanggol yung mga naape tulad ng mga ginagahasa or binobogbog. Pero hindi eh. Hindi talaga. Parang sa tingin ko ang pinag-aralan nila mang lamang ng kapwa. Ano ba yung na-experience mo? Ayaw ko na magpangit ng pangalan. Kahit wag na po, ano ba yung based on na-experience mo talaga ng actual maliban doon sa balita-balita lang sa TV? Ano, may na-experience po ba kayo? Sa totoo lang, kami dito maraming na-experience about sa kanila. Pero sana mapagbawalan yun ni President Bongbong Marcos. Lahat ng mga ginagawa nila ng pimaganda, basta yung mga una-una, yung mga pakongurako, hindi mo maiwasan yun. Panawagan nyo na lang po sa ating presidente at mensahe nyo po. Sana po, President Bongbong Marcos, sana maano sa mga kapulisan. Wag, yung iba na lang, hindi lahat. Yung ibang kapulisan na sana huwag naman mangurakot sa kapwa. Sana, magtrabaho na lang ng mga kuyos. Kahit malaki ang trabaho. Malisweldo. Pero nangungurakot pa sila sa kapwa. Yung iba naman mababait. Hindi naman sila gano'n. Pero yung iba, totoo talaga yung iba. Yun ang masasabi ko. Ate, bilang simpleng mamayan sa bansang Pilipinas, at ano yung panawagan niyo pang kalahatan? Ano ba yung pangunahing problema ng mga Pilipino? Ang problema ng mga Pilipino is pera, puhunan, pagkain. Yun, pag-aaral din sa mga bata. Sa totoo lang, sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Tulad ko, tulad ng tinda ko, utang yan. Tapos, bebenta lang ako ng, namuunan ako ng 5,000 araw-araw, bebenta lang ako ng 2,000, 3,000, saan makarating yun?
kakain yung mga anak ko. Magbabayad ako tubig kuryente. Basta yun lang una namin hinihingi kay President Bongbong Marcos na yung sahod at saka yung pag ano ng mga bilihin, pagbaba. Pero pabahay, te. Pabahay pwede din yun. Malaki na ano yun. Dito lang kami nakatira. Yan lang po kayo nakatira. Opo. Ilang years na po kayo? 10 years. 10 years na rin kami nagtitinda. Makano ito? Ang bayad ko dito, 100 sa mayari ng lupa, 100 sa ilaw, 50 sa doon sa loob. Araw-araw po yun. Hindi po kayo inaano ng LGU? O hindi kayo lumapit sa local government para maka-avail pa rin yung pabahay ng gobyerno? Dito sa amin, wala po. Kasi sa LGU po kayo dapat. Pag dumating man yung ganun, sir, matagal po yun at saka pipiliin lang nila yun. At ang una nilang binibigyan yung kanilang mga staff. Ang rules kasi ngayon, say, sa LGU. Ano, nagtatrabaho sa gobyerno. Sabihin, dito palakasan talaga. Opo, totoo po yun. Dito sa Pasay. Totoo. Dahil nung lockdown lang, talaga na-experience ko talaga, biro mo, line ng bahay ko, para lang makapaghanap buhay, para may makain kami. Alas 12 gabi, naglalakad ako. Kahit bawal maglakad, pumupuslit ako. Kasi ano asahan namin? Wala, ayuda, wala kami natanggap. Wala kahit piso. So sabi na, ayuda lahat, wala po, pili lang po. Salamat, Tia. Salamat po. Buti na lang may nagtanong sa akin ngayon kung nasasabi na sa loob. At least nalabas mo, Tia. Noong panahon ng lockdown. Talagang hindi lahat nabigyan. Salamat, Tia. Salamat, Tia. Hindi pari-pariwan. Bigay! Bigay! Ako nga, kahit yung pungduling, pilay pa ako, kumang pa ako, nag-aanap buhay ako, para kung na kumain lang ako, araw-araw. Hindi po ako nabigyan kahit yung pungduling, ang luwa. Wala akong puna, minsan. Utang-utang lang kami. Sana mabigyan kami ni President Bongbong Marcos ng puhunan. Ayun sa 4 piece po. Ayun ang wala kami, nag-apply kami niyan. Hindi kami napurubahan. Kasi may tinda daw po kami. Wala po akong 4 piece kahit pag wala po. Kasi yun lang po. Nay, how about sa bilang isang senior, may natatanggap po ba kayo galing sa government? Pangkuhan lang. Isang base lang sa 4 piece. Ay, sa senior. Senior. Pero Ray, sarado lang po kayo nag-national of senior citizen. So, kasi pagkakalam ko po, naglabas, nagbaba na po ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng 43 billion pesos para sa mga senior at 5,000 health insurance para sa mga senior at 1,000 monthly na matanggap ang senior. Wala yun. Wala pa. 1.5 lang ang natanggap ko sa buong pagkabuhay ko. Actually, nag-araanin pa lang yun ay kasi nga nire-registered pa lang yung mga senior pero andyan na po ang pundo. Kaya asahan nyo sana makamtan nyo po yung para sa inyo dahil yan po ay balik sa gobyerno. Sabi daw this year eh. This year no? Oo. This year. Nakapag-registro na kayo doon ay sa NSC. Ano? National Commission of Senior Citizens. NCSC. Oh, NCSC. Ay na, isa pabahay po. Baka pwede kayo manawagan sa atin. May pabahay na po ba kayo? Oo, oh, sabihin mo, bigyan lumapit kayo ng bahay. Lumapit ba kayo ng City Hall? Kasi City Hall yan. Baka, ano? Sana nga, may bahay na ako kasi hindi lang ako natutulog eh. Wala akong bahay. Minsan, inubuha lang po ng anak ko. Pagpipili lang yung bahay. May mensahe ko kayo kay, ano, kay Mayora. Alipstop. Baka may mensahe kayo about sa pabahay kasi sa kanila yung dito sa local yan eh. Gusto ko nga magkabahay kaya lang paano? Wala naman akong lakas, wala naman akong maikon para bigyan nila ako makalakad ng mahal. Bilay ako, kumang pa ako, wala akong makakawa, hindi dito lang. Ikaw na lang mag-isa sa buhay, Nay. Meron po akong mga anak, kaya lang may kanya-kanya ng pangkakawa. Nay, kung tutulungan po kayo ng local government, ng City Hall ng Pasay, ano yung maitutulong sa inyo na pangunahing problema ninyo? Bahay. 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 Para so, kahit ako makapagtinda, kaya ako, pag may sakit ako, sa bahay lang. Ilang taon na po kayo, Nay, na walang bahay? Ay, matagal na po.
na mas ilang taon na po yung matawag yung wala kayong sariling bahay dito sa Maynila? Matagal na. Mula pinanganak siya? Mula nang pinanganak ako, mula nang tumira ako dito, wala na akong bahay. Tawar-tawar sila ako. Tapos yung bahay na yan, yung kwan na yan, yan lang ako nung araw nakatira. Ilang taon na po kayo ngayon? 66. 66. Sa loob ng 66, wala po kayong sariling tahanan. Nasaan ang mga anak mo na ngayon? Ay, kanya-kanya na po silang pamilya. Minsan, pinupunta nila ako dito. Binitipita nila ako. Minsan, okay lang. Kasi may kanya-kanya naman silang pamilya. Hindi ko naman sila maasahan ng maasahan. Kasi ang mga anak ko, babae lang. Ano, ipanawagan nyo na lang po sa ating presidente ko kung bago. Sana. Bigyan tayo ng bahay. Sana, kung bigyan mo ko ng bahay, magkabahay, para dumandaman ako kung matitira na sa bahay. Ngayon sa palingki, mamaya pinaayos na kami. Wala na akong bahay. Wala na kami alam po, pinalis ka. Sana, salamat. Paano naman ako? Kaya, gusto ko, may sarili akong bahay, may sarili akong matutulugan, hindi ako lalait-lait na tulak doon po ating pinapalis kami dito. Asa, Clary? Pinapalis kami dito. Nay, sa loob ng 66 na taon, wala kayong sariling tahanan. Ngayon, nanay, ang tanong ko lang po, ano yung pipiliin nyo? Ayuda o proyekto ng gobyerno? Bahay. Bahay talaga. Bahay talaga. Bahay. Kahit bahay na lang. Ma-experience man lang, Nay, habang nandito sa ibabaw. Habang buhay pa. Oo, habang buhay para pa tayo. Kasi ang buhay natin sandali lang sa mundo eh. Dahil natutulogan ako kapag may sakit ako. Kasi minsan, sinusumpong ako ng hita ko. Sana ako matutulog sa pangkita. Diyan lang ako unapon sa bangketa. May mensahe po ba kayo kay Mayora, Nay? Baka may mensahe po kayo kay Mayora. Gusto po, bigyan niya ako ng unan. Bahay! Bahay! Para may matulugan man lang ako, may maubian ako, may matulugan ako. Balik, walang may matulugan ako. Kaya salamat, Nay. Mabisahe po sa kapwa nyo, Nay, na naghihirap din sa kapwa natin Pilipino. Anong masabi niyo? Kung dito sila, ganun din po lang ng mga tao dyan sa lansangan hindi na nakatira. Wala po silang bahay na makuha. Talagang hirap din. Laban lang. Laban lang. Laban. Salamat, Nay. Salamat, Nay.